Hello everyone, this is YBG is all about food TV. Please enjoy watching and please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Have a good day. My rainbow picture. Next slide, please. At sabi po dito, mga kapatid. Next. Okay. Marami po ay kilalang-kilala natin, no? Si Carlos Yulo. Isang bagat kasit na nakikita at nakapasan ng isang coach ng isang Japanese. Alam niyo naman po, ang ating po mga gymnast, no? Dito sa ating bansa Pilipinas. Hindi katulad sa China. Sa edad lamang na 2 taon, binitrain na talaga yan. Sa Russia, sa US, at iba't ibang bansa. Pero sa Pilipinas, mga kapatid, talagang na natin patatuhin. Walang pagkuhay ng buhay ng ating mga edad. But, March, don't get more. At kung siya niya nakawin ko sa kira, sabi niya, mag-aakal ka sa kira. Po, ayaw ko, ayaw ko. Sa mga kapatid, binigyan ko ng pag-asa ng emosyon. Naniwala sa kanila ang kanya. Naniwala na may isang batang bata mo sa bansang Pilipinas at kilala sa Olympic Games. Kilala ko sa mundo, the first Olympic and the first world class na nakatalo sa Israel, na nakatalo sa China, isang batang Carlos Yulo. At sino maniwala na isang bata ko ay makikilala ang bansang Pilipinas sa pagkat sa kanya na tayo po ang pinakamulaya sa buong mundo with God's good Jesus. Ito ang makalungkot sa naman. Pero ang pag-asa ay ay nangyayari. And he's trying to do, he's trying to give all his best. He's trying to give all his best of victory sa kapag naniniwala niya na ang kanyang coach na Japanese ay may paniniwala ng kanilang niya. At isang araw na po, no, doon sa pinatawag na world best ng mga gymnast ay napatulayan na may isang batang pinoy na naniwala din sa kanyang kakayahan sapagkat may paniniwala sa pagmamahal. Next po, no? Next slide, please. Kilala natin si Hercai de Villegas. Sino mo sasabi ba na siya po nakakasok sa Olympics World Class? Ang po ay world best na si Bakis gold medal po for the first time in history of our country. Ang sabi niya ng Guinness Book of World Records of 2022, the only Pinay na nakakuha ng gold medal sa buong mundo. Ito po, isang Pinay na masabi namin sa lugar ng Visaya, sa lugar ng Mindanao. Next slide po, isa, hindi naman tayo sa mga very resourceful ang Pinoy. Yan ang ating character traits. Yan ang isa sa mga attributes natin. Resiliency, mga kapatid, no? Talagang kaya mo niya na nagsimula sa lata. Nilagyan mo ng simento. Mula sa lata lang, o lata lang talaga. Ano po? At nagkaroon ako ng chronic dengue. Ako, aking nagaan ay nalaman mamatay. Tumutulo ang dugo sa aking lung. Ang aking dumi ay dugo na mamatay. Ang aking kidney po talagang nanggal ko ng pagbaksa. At ang sabi ng doktor, kahit na salinan pa namin na dugo, maaaring na mamatay na ako. At that time, meron single and single ako. Wala akong single and single ako, mga kapatid. At sabi ko, Panginoon, ako'y mamamatay. Ano ang
Pero yung kanyang kamay, ilagay ko sa aking ulo. Pag hindi ko alam nakatulog ako pinabukasan, wala na yung pag-ulog na tubo sa aking ulo. Wala na yung aking dumi na tumutuloy ako ng ulo. Wala na akong kanyang mga kapatid. And God's miracle happened. At nung katapos ng tatlong taon ng pag-aaral sa ayas ng aking master at mga kapatid, ng aking divinity, masabi ko, Panginoon, paano kaya ang aking mga, ang aking pamilya? Pag ipuputan na ng pili ng nag-aaral ako sa sales, paano kaya ang aking pamilya? Kaya ang aking mga kaklase ng kumbiyano, na ako po pinagawa ng pamilya, Diyo po, masabi niya, haanin ka namin sa inyo. Hindi ako sa amin mga kapatid na aking takot ay naroon, pero ang aking pananabit sa pinigin ang Diyos ay pag-ibigay namin. Nanahin ang pag-ibig ng Diyos sa aking puso. Nanahin ang aking mabuhat sa aking pamilya mga kapatid. Kaya na ako sumangin sa bahay ng aking muna mga kapatid. Siyempre po, I've been in the years na wala ka nung pagkikita, pinalayas ako sa amin. Ay, ang ginagawa ko naman, I keep on writing my mother, I keep on sending cards sa akong ina, no? Kasama ng mga kapatid. Talagang no, ginawa ng mga kapatid. Hindi ko alam kung binabasa pala niyo yung mga cards. Binabasa kayo lang letter ng letter ko, it's all about Jesus. At yun ang magbukas sa kanyang puso. At ngayon ay masasabi ko, we are in the fourth generation of the peace. Since my conversion, my mother were baptized and the rest of my family were baptized to the Lord Jesus, mga kapatid. At naniniwala po ako sa patagyon ang kakayahan ng Holy Spirit na tumuwan sa akin. Naranasan ko, mga kapatid, ang malilog na walang sabon. Naranasan ko ang mag-force fasting, kaya ko sa yung mag-fasting, nag-force fasting lang ang kain. Naranasan ko, maligo na walang siyang tubig. Naranasan ko, mga kapatid, na lahat bumapagsalira pero nang malapit ng Diyos. How was it? God survived. He survived. Sa pagkatang survive ako, sinurvive niyang lahat ng aming nasa kaduso at nais ng Panginoon sa atin. Dala natin ang pag-asa. Dala natin ang victory. Dala natin ang triumph. Sapagkat sa kapita ng mga pasuko, alam namin na may ng Diyos na magandang. Oh, please, ang sabi nito, the only way to grow in grace is to be interestedly doing the very word of Christ as he enjoyed ang pangpasok. Paano tayo lalago ang mga paano daw tayo lalago? Paano tayo magdatagumpay? Maglingkod sa ating tagapagligtas. Maglingkod ang mga ating mga kababaihan, mga kalalakihan ng kababaihan. Magsama-sama tayo sa pagkatansabi natin. The very mind of things that we have right now. We are living in a borrowed time. Christ is coming very soon. Si Kristo ay muling na. Malapit na mga kapatid. Kaya sa ating buhay ay muling karanasan natin na maglingkod tayo ang 100% without reservation. Walang pagtuluda na ang paglilingkod namin ay totoo para sa ating pagkakas. Kaya nga po sabi nito, next po, please, timeless faith. Meron po tayong pananampalataya na walang oras. Tayo po nananampalataya na pagkipagsubok. Tayo po nananampalataya na kapagkay wala na tayo makain. Tayo po ay nananampalataya lang mga kapatid kapag wala na tayo mahina na tulog. But Peter said, mga kapatid, and he wrote that we need to have the timeless faith. Walang inorasa na pag-asa at pananampalataya. Sa araw, mga kapatid, I want to buy that note. Ito yung nasabi ko lang sa isang mga pastor, no? Meron ako na-invite ako sa isang lugar sa dyan namin ang meeting. Mag-evangelistic meeting na dito. At ang nakakaangay sa mundo, sa dyan namin ang meeting, ang kanilang mga salita ay tiyabakan. It's good, I am my Spanish 1, 2, 3, and 4. Kaya nakipresenta ko. Sa araw sa aking pagdadala sa aking pagbabaan, ay meron kami magandang lang pagkakaangay.
10 taon dito, at ito ang bahay ng anak ng panayon. Pero nung lumapit kami doon sa matanda, babae ko, ang kanyang ulo ay nananana sugat-sugat. At hindi lang sugat-sugat, nananana at lumagapan ang maraming buhod. Yung kasama kong kabataan, mama, kami po ay sasayang na muna. Natapos sa buhod, lumagapan ang buhod. Magos. Kaya ginawa ko, hindi lang ako ng tiyani. At hindi lang ako ng mangkok. At isang mangkok na hukod ang aking inisang-isang puni at alisin sa pagkakit. Dibibiswa ko ng dami. Bilagyan ko ng dressing at ilang buwas. Ika-apat na araw, araw-araw ang lumot ng dinibibiswa siya. Ika-apat na araw ang pagkakit. Nagpagkat ko ang kanyang mga anak. Nagsisimula na siya lang po. Paglangin, nilagyan ko ng virgin coconut oil at nilagyan ko ng charcoal. At ikalimang araw, na-amaze ko kami na. Ang kanyang anak ay ito, ang kanyang panulan ay ito, kalitapan. Ang kanyang mga ako ay labing ito, ilan na yan? Ilan na po yan, mga kapatid? Ha? 41? 21? 21? Plus siya. Mga kapatid, lahat sila umatid. And at the end of our Baptistic meeting, they all were baptized in the name of Jesus. Amen? Napakabuti ang Panginoon. Sa isang simpleng pagkagamot, sa simpleng pagmamahal, that you extend your love to other people, that you extend, reach out there for Christ. Mga kapatid, hindi mo na kailangan mamahal when they feel that you are with Christ. When they feel na habang ito'y naglilingkod sa kanila, mararanasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Ang aming Diyos na buhay ay Diyos na pag-ibig. Next slide po, please. Nakilang ama na makapagyayan sa iyo. Sa kapila ng aming papapait na kalansin. Sa kapila ng takot-takot na pagsubok na aming nararanasan. Mayroon kaming pag-asa at mayroon kaming tagumpay sapagkat kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kay Kristo ay may kapatawaran. Kay Kristo ay may pag-asa ng kapayapaan at pag-asa ng kalangitan. Kay Kristo ay kanyang ipinangako at iyong kahalian sa bawat isang nagtatapat at magtatapat hanggang wakas. Tulungan niyo po ang ating mga kapatid sa lugar na ito na maging kanasalita na wala sila at magkaroon sila ng uncorrupted faith. Magkaroon sila ng unfailing faith in God at magkaroon sila sa Panginoon ng aming tunay na pananampalatayan kailanman ay hindi po masisira. O Diyos, ibinabalik sa inyo ang lahat ng pagpuri at pasasalahan. Hindi pang sa aming mga salit, alang-alang po sa butangis na pangalan.